ko. Kailangan din pala si Uncle. Kasi kung tapos na silang walang load ang kanyang cellphone, paano ba naman hindi niya alam ito? Miss ko lang sana eh. Kasi kung lang mag-message ko na saan ko ma. Hindi niya alam ito? Pag nag-call? Ano ba yan? Wala daw yung ano? Eh, hindi ano, hindi napapromo yung load niya. Regular exam. Mm. Nakain na. Wait lang for my message ko ng maungan. Or wait for my call mamaya. Kasi hindi ko rin alam kung sapat na silang mag-practice or nagsa-practice pa. Wait for my call mamaya. Yes, no, Miss Dito. Hello, Dito. Yes, still here in the clinic. May punta kayo daw kasi dito. Ako yung uniform kayo, napanapos ka? Ay, pero naka-uniform daw kayo na ano, sa mga shells. Ay, yun lang. Ay, sure. Butari ka. No, one thing
sabi ko, wala nga ako ng tikang post. Post ko tayo sa garden. Lupunta nila. Mas parapit tayo dito. Mas parapit at may ano silang car. Mami, wala silang car. Naku, dala-dala niya yata ang tablet niya. Wala siyang pag... pagpaparadakan. Saan i-sipit-sipit niya? Saan niya i-ano yung paradahan niya? Ay, kamusta pala yung auntie yung Anilan Kaisa? Ano? Yung pagpunta nila sa ano? Manila. Ay. Ano, di ba siyempre, hanggang ano lang daw sila. Hindi, hanggang sa mga malls. Malls, kasi, malapit, andun, malapit doon yung Bonifacio, ano yun? Global, ano? Ano yun? Military man yung tatay na ano kaya tapos diba bumabagyo sa akin. Grabe ang hangin. Talagang 24 hours. Kapag-piso ang hangin. At least nakapasyal. Mas maigi na naman. Mas maigi na naman sa mama siya. Ito na sa loob ng bahay. Ito sa loob ng bahay. Dito na bumabal yun. Sa baba ata, hindi masyadong malakas. Oo. Sana yung hangin. Ay. Hindi nga nakalbo yung mga trees dyan sa baba. Sa atin lang ang nakalbo ang mga yung sunflower leaves. Tapos may naihangin pa ata sa inyong tinaglas na na-shatter. Buti nga eh, tamang-tamang. Buti nga,
hindi yung time na lumabas yan tila Arnie. Kundi delikado. Kasi doon sa ano, at saka buti hindi sa mga bintana rin, hindi rin sa bintana rin ito, mama. Ano kasi may problem yung ano, yung pagkagawa. Nagluluset, hindi kumapit. Ano ba na yung pink niya? Yung pink niya, hindi rin kumapit sa steel. Kaya, pero ito si auntie, si auntie kasi, alam mo naman palang ganyan, sinayos mo na lang kumaa. Or chinek na lang, auntie. Hindi, nakita niya. Diba, chinek na lang. Niya, ano yan. Kapag alam niya, na ang, ano. Alam niya ang mga yan na ano yan, pero alam mo naman, papabayaan yan hanggat alam niya na may problem yung pagkakapit kasi hindi lang yan ang ano, may tali na isa nahulog, nabasag sa baba. Pero yun, talagang chuk! Yung oh, yung ganito. Tapos tamang-tamang papasok itong ano. Ay. Buti hindi tumamba sa time na lumabas si Auntie Larnie. Yung kapitbahay, tumutunog-tunog na yun. Layupi yung ito yung sisim ng siling ng parang up to this time hindi pa nila inaayos. Kikita kong ganun pa rin. Yung ano doon sa may porch nila. Tapos nag-rent yung nag-hotel sila. Nag-rent yung nanay ni Kiara ng ano. Ng dalawang rooms. Dalawang rooms kaya pala, kaya kahit ano, nagbiyahe pa rin sila dahil syempre, hindi na yan hindi na yan marirefund. Kaya siguro, supposed to be, they are going to mag-travel ng gabi sana. Para andun na sila ng umaga. Kaya lang syempre, mga following morning pa sila nagbiyahe. Muulan-ulan na rin dito sa atin. Pero, yan, tatlo sila. Yung family ni Kyra. Doon sila. Yung siya na Kyra, yung mga kapatid niya. Doon sila sa isang ano. Yung isa naman na room. Yung isa naman na room, si ano to? Anong pake na yung ating ni Kyra? Kyra Kyat. Nakakaano mga ano nila, pangalan puro K kasi. K kasi. Oo. Basta, yun yung ano, yung kabatsin ni Raisa, tapos si Raisa, tapos si Justin. Tatlo sila sa isang room, di isang bed yun. Pero kasya sila. Ang usapan nila, sa ganitong gabi, ang magpapagitna, yung isa sa kanya, ay kanila. Tapos isang gabi naman, yung isa na naman. Tapos yung nung time na ni Justin na siya na ang dapat gitna, Madina. Kaiba rin yung ugali ni Justin. Ay, sa gitna. Madina kit din. So ang ginawa na lang ni Raisa, siya pang nagpabigay. Ay. Natulog siya sa, ano kasi diba, may pag hotel naman, meron pa naman yung parang pwede ka pa rin matulog sa sofa. Kasi wide din ang mga ano. Simpis na Justin pa ang ano, dahil ayaw niyang matulog sa gitna. Siya na lang sarang natulog sa... Siya na natulog sa sofa. Sofa. Wala, kaibang ano ni Justin nga, parang hindi siya iiwan ko. Pag-VIP na. Parang ganyan. Parang ganun na ano. Parang niya kayang... Na walang kasama na... Tapos merong... Kaya nga, naiinis na rin sila dahil... Nung nandito sila na, ano, kailan yun? It's November din, may activity. May gagawin sila just here, is Sabado yun. Kapuntara sila pa, tapos nagpapasama pa siya. Kay Raisa? Kay Raisa, at saka si
Kyra? Ano? Kyra? Si Kyra yung eldest kasi. Kyra. Kaka. Kaka? Kaka ang tawag nila, pero hindi yan yung ano niya. Nakakyara. Meron yung Kyra, nakaputi pa nila. yung pangatlo? Yata. Papasama. Siyempre, may gagawin din ang mga ito. Nag-ano rin, marami rin, alam mo naman, ang senior high, maraming gawain yan. Siyempre, sasabihin nila, he'll not be able to accompany you. Kasi, sa irarason niya na dahilan, hindi niya alam ang kung saan ang preview. Oh my goodness naman, itong Justin niya ito. Pwede naman siya, auntie, mag-ano. At hindi lang naman siya. Hindi lang siya ang pupunta. Mukhang yatang may mga classmates din siyang pupunta doon. Ayaw lang niya siguro mag-isa, auntie. Kaiba talaga ito, ay parang palagamit ng tao. Ay wag niyong i-ano, do not allow her to be... Pero siyempre, nung hindi sila available, si Marisa at saka si Kaka, ang ginawa pa ng Jessie, nag-exit sa... nag-leave the group. What? Oh my God, Salina! She has problems! Yeah, meron talagang ano ito, meron talagang personality. Ano ito na talagang may correct. Kaya parang sabi ko, naku, para yatang... Ay, auntie, hindi yun maganda. Hindi talaga maganda. Kasi parang dinidemand mo na. Dinidemand niya, auntie, yung ano yung time na i-alat for her. Pero syempre, hindi lang naman siya ang buhay nila. Meron na yung time ng bago pang mag-start ang classes. Sige lang ha. Daddy, huwag mo na mag-ano na, huwag mo natin sumayin papay. Kasama ko si Justin. Ang gagawin nila, maglalakad daw. Maglalakad daw silang ano. Kasi nga, pwede naman kasing lakarin ito, Palma. Eh, buti pa si Justin ay hatid mo si Kangay. Ang layo-layo ng pop ng lalakarin mo, gawin to yung paradaan. What? Ito namang si Raisa. Ay, hindi. Siguro, auntie, si nanay nila din si ano. Kasama dito. Sige, kasama dyan. Wala na ang kasama. Siguro. Kasi nga, wala na rin si, ano, wala na rin si, kinuha na ni nanay niya. Si Korean? Oo. What's her name again? Ano na nga, yung pangalan na nang ulit nito? Si Jeko? Jeko, yes. Si Jeko Teo. Ayun, sabi. Tapos mayroon na ulit sa atin yung sabi niya. Lalabas ako, papangami. Meron akong dadaling kay Jacin na pinapakuha niya. Ni Apay, babaunan ka? Bakit siya ba yung ano, mag-adjust? Ikaw bang, bakit siya nang nangangailangan? Ikaw pang magdadala sa kanya? Ay, Han. Ito namang Raisa na ano masyadong... Ay, no. You're spoiling her. Oo, oh, auntie. Kasi, paano kung mga times din na ano na kailangan din nila ng tulong, tapos wala si ano. Pero mo mamamasahe ka, lalabas ka mamamasahe just to bring that one to her. Siya ang nangangailangan, hindi siya ang pumunta dito. Siya ang mamasahe yung pumunta sa bahay. Siya ang mag-ano, auntie, mag-adjust. Okay. Mamamasahe ka. Yung time mo pa lang. Parang hindi ko na nakikita ang friendship doon. You're my friend, but I need something from you, ganun. Hindi yan, friend. Hindi yan real na friend pag ganyan. If you don't help me here, you're not my friend anymore. Sabi nga lang. Oh my goodness. Ay. Ibiro mo offer, Mr. School, maglakad siya up to the school ni Justin. Sa Bonifacio. Tapos maglalakad pa silang mauna ng may hatid na si
nakarating na si Justin, si Rice, ang layo, napalayo siya ng pupuntahan. Nang lalakarin, grabe namang... Grabe yung sacrifice yung mag-different siya. Sobra rin itong ano, sabi ko ay, kaya ngayon, na ano na nilang ugali na niya, na dumalabas, na, nakakapikon na rin, kunat. Sabi nila yun. Oo, nakakapikon na rin. Ay, sino naman nanti yung hindi mapipikon dun? Oo, tapos merong ano, merong, siyempre meron silang pinuntahan, nilabas nila sa 500, kasi pag nagbigay ako ng allowance, binibigay ko na yung buo, hanggang maubos nilang, maubos yung gamitin. Mm-hmm. Tapos, nakita ni Justin, wow, 500! Wow! Hindi nga. Allowance ko yan hanggang maubos. Hindi lang para i-ano ko lang dito. Sabi na no, wow! Wow! Mga ganyan na. Napikon. Kahit ini-explain daw ni ano, sige, wow! Mga ganun daw. Kahit anong sinasabi. Kaya napikon. Hindi nakikinig. Napikon si Raisa. Nakakapikon. Kasi ano mong sabihin mo sa pag hindi ka rin marunong mag-ano sa ganyang ano niya, ay wala, mapipikon ka talaga. Ibang ano ni Justin talaga na sabi ko, ano, apay nga, naku, sa sobra yata ang pagka-stricto yung nanay eh. Hindi yata na-build up ang kanyang self-esteem. Naging negative yata ang epekto sa kanya. Kasi sa sobrang pagdedemand ng ganito, ganyan. Kahit sa pananamit, ganyan, pagdagalitan, kung nag... Meron na eh. Meron na yung early ano nila. Susugatin lang yung kamay daw niya sa school pa. Nasa victory pa sila doon. Really? Susugatin. Mag-aano daw kasi parang sumama ang loob niya sa nanay. Parang nasasakal kung baga ang feeling niya. Eh, syempre. Kasi, syempre, auntie, nakikita ko, auntie, kasi medyo perfectionist na naman si Mom Jeb. Yes. Ano yan? Parang, ganun na. At saka yung ano nga eh, hawak-hawak, talagang i-dictate niya lahat ang gusto niya na gano'n, ganitong sundin mo, ano. Eh, nagkataon pa, syempre, ano na yan, may hormonal changes na yung girl. Oh, ganun pa ang ano, na-de-depressed daw. Kaya nung nag-uusap-usap sila sa school na ano, tapos kung ano-ano pa yung pinagsasabi niya, sabi na nila, ni Jeko, ni Kyra, ay Ekea, Kaka, at saka si Raisa, sabi na ni ano, o di sige! O di sige? Di sige! Kasi, sige, gawin mo! Nainis na siguro sila. Naman din na mali. Kapag sasaktan sa sarili niya. Mm-hmm. Eh, di sige. Makanti, she's just looking for ano, attention. Kasi syempre, siguro hindi siya nabibigyan ng attention na gusto niya kasi nga, minsan kasi nakafocus din ng kanyang parents siguro sa mga iba niyang kapatid. No, sa masyadong pag-demand ng nanay. Para yun na nga, bumababang self-esteem niya. Yun na, kung perfectionist pa. Mm-hmm. It's not really attention siguro, pero yun nga, naging negative na yung... Or ano, parang nagsisik siya ng comfort. Ganyan, tapos... It's okay, it's alright. Tapos, tapos pinapagalitan pa raw kasi daw. She's taking it negatively. Yun. Ano na, ang babo ng mga kabataan ngayon. Or siguro ang pinapuno din siya na sobrang ganyan. Kasi nga, tapos yung ano raw, yung pinapahiya pa raw in front of people, ganoon.
mga ganun ang feeling niya. Feeling nga pinag, kasi nga pagsasabihan niya ni... Pero mali naman si Grandy ang pagsabihan mo yung isang anak mo sa harap ng maraming tao. Parang ganun nga raw eh, ano ang sinasabi niya. Kaya I don't know lang din ah. I don't know lang din, kaya parang... Alam mo naman, feeling holy-holy. May extreme na ano siya eh. May mga extreme siyang mga principles na hindi rin reasonable. Eh, di ba nga kasi yung nakikita niyang ginagawa ng parents niya sa kanya, ay yun din ginagawa niya sa ibang tao. I mean, itong si nanay niya. Yung nanay, may mga ano siyang... Pero nung maliliit din ang mga yan, pero hindi na ha? Dapat hindi na i-compare yan sa kabataan niya dahil kung nanagarod niya din makalda iti kwan, iti simbahan. Mm-hmm. Yung ano, pinapakinggan ko pa man din ito noon. Yung mga sarsarita ni Uncle Pete, tatay niya yun. Mm-hmm. Tatay niya yun. Diba? O Bing, diba nag-a-advise siya, mga ganon. Pero stricto ang tatay nila. Ay, pinapalo yun ang mga yan, kahit mga ano na sila, malalaki na. Meron lang ma-late lang, talaga very strict sa time ng pag-uwi nila. Ano, talagang papaluin na ano. Kaya ma-uuyong ang ano nila, talaga nag-anindin sila ng saan mo. Ma-uuyong, matatang baby. Ma-uuyong. Ano, hindi ka. Mas naunang namatay. Nagkasakit tatay, no? Kaya itong nanay nila, nag-asawa ulit ng... Bago? Ay, tiniis-tiis rin ng nanay. Ang ano, grabe rin ang suffering niya sa... kamay ng... Yung very strict na parang masasakal na yan na talagang ayan, parang ganun po. Parang ganun ang ano ni, pero iba eh, hindi dapat yun ina-apply sa ano dahil lumaki na sa church na. Hindi mo pwedeng i-apply ang ganyan na pag kinalakihan mo sa kasi the more nakikita mo yung bata niyo. Kaya na mataan siya. Pero ito, let's commit na nga. Pero natira extreme. Kaya na... Kagaya na yung... Di ba magkakanta ka? Sabi na kay kaka, mag-ano ka na, mag-play ng musical instrument. Doon siyempre sa panahon naman, December. Final exam, kasi semestral doon, ang sinayay. Kasi ano, ang dami na lang requirements, tapos exam, ano pa nila sa ganyan. Ipusend daw yung kaka, dahil buti sana kung hindi nga pinang December na ang dami ng ipapasang requirements. At ang pagpapaktis, nag-take time naman nga, sinubo kayong uras. Sabi ba rin kung ang uras. Hindi, prioritize. What? Oo. Andun na tayo. Talagang dapat yun, uunahin mo ang Diyos sa ano. Pero ikigastin mo, tunin ka ng instances to. Alangan mo, kaya sacrifice mo mo, kasi ano nang maging testimony mo rin, pagpagsak ka. Responsible ka din. Siyempre, hindi rin biro ang magdaraan ng buksak na, ano rin sa sabi? Kaya nga, at saka mababa ang legal, kinakapit ka ng time na mag-review. Kaya
syempre, you're aiming for the best. Ganun siya, na ano, sa extreme ang ano niya. Wala namang problema kasi dapat lang naman. Mga unahin talaga ang door. Pero sa kaso yun ang ako, naikot, ay. Mag-unit daw sila sa ano. Mag-unit ang meeting daw nila. Kasi nga supposed to be kung hindi umulan yan, imimit sila ni Kaka. Bit-bit nila ang mga ano. Ay, mas mahirap diretsukan. Ah, nga ihatid. Ika ayan. Dapat ba'y amot to nun? Ah, parigasin ko ihatid damot to. Ay, ano, kung baba nila. Oo, sa, kasi sa bahay nila, ano. Kasi para anytime na ano, aalis na sila. Mm-hmm. So, ang inaano ni Kaka, parang sinasabi ni Risa, imi-meet daw sila. Tapos sasabihin na ulit ni Justin automatic, hindi ko alam nga yung ang anak ka ng amo mo. Yay. Ang kung nga amo mo, ay, ang mga problema, anak ka problema, ang nanang na Rita. Parents' job. Ay. Am muna. Kung nakinira isa. Am muna. Hindi ba palabas si Justin, auntie? Ay, nako. Bakit naman hindi pa palabas yan? Ano? I'm sure lumalabas din yan na. Lumalabas din sila ng nanay niya. Mga ano. Kaya, doon ay kung saan kayo kumanta ng ano. Nag-present ng kantata. Ay. Alam mo nga niya, sabi ko. Alam niya, ano lang yan, gusto lang magpasama. Gusto lang magpahatid. Magpasundo. Ano? Sabi naman ni Uncle, susundin. Ay, han! Kuna, ay, amay, ang ato problema, undang mga tikon. Ay, nakay tagkagkon. Ay, ama, from sa atin. Didiretso na ang Tranquil. Bakit pa kapupunta ng Palma na ano, tapos babalik ng Brookside.
Kayaan mo ka pa. Si tapos syempre nakakaubos din naman ng gas. Pakit yun eh. Ay, mahal pa man din kung ano. Yung gas, mahal ang ating. Bakit na problemaan nyo? Tapos pwede naman pumunta siya, mag-taxi siya o baba siya doon sa may alam niya pwedeng pagbabaan. Ihahatid yan. Alangan hindi yan ihahatid. Hinatid siya. Hinatid ng nanay ha. Gabi na eh. Gabi na kasi pumasok pa siya ng, may pasok pa kasi ng hapon up to 4 o'clock yata. Mm-hmm. Siyempre umuwi pa yan na mag-aayos, maghanda. Over-over na kaan. May taxi. Kaya mo eh. Kaya mo eh. Sila rin ang bahala rin, ano. Pati, ay, Center Mall pala. Center Mall daw, hindi raw niya alam ang Center Mall. Anya? Alam niya. Hindi raw niya alam. Hindi alam niya. Alam niya, Auntie. Alam niya. Posible, hindi niya alam. SM, alam niya. Center Mall, hindi pa kaya mas tawag ng Center Mall. Ay, ay, ay. Kasi nga doon yung ano rin ng ano paradahan ng papuntang bookside. Hmm. Sa yung lower. Di ba sa side? Sa side ng ano, yung pagitan ng dalawang buildings na yun. Ay, oo pala. Doon. Yung maliit na dati naman doon. Sa bagay, auntie, maglalakad siya if ever na from there sa kanila. Mm. Papuntang ano, Center Mall. Hindi, kasi hindi mag-taxi. May bit-bit yan eh. Hmm. Or kaya mag-taxi. Bigat-bigat din yung bit-bit nila. Yung araw ulit sila doon, hindi? Release ba? Maka bumabas sila ng Saturday, Sunday, Monday, Tuesday ng morning, umakit na sila. Parang 3 days. Kasi supposed to be gabi ng Friday yung biyahe nila. Kaso yung dumalakas din yung ulan. Actually, malakas yung ulan ng ano. Kaya lang tumigil rin naman siya. Mm-hmm. Tapos yung hangin na lang ang malakas. Hindi na lang ang ulan. Kaso
Yun, dito diba? Kamay nung. Okay na may condition ito. Okay. Thanks, Doc. Pas pa.